Napa mo lang ako para mumukha na mamaputi yung mukha ko dito. Eto na naman po tayo sa ating episode na isulat mo kay Mama G. Pasensya na kayo mga ate at kuya at ngayon lang ulit. Ngayon lang ulit natin napigbigyan ng napagtuunan ng pansin ang mga sulat ng ating mga kababayan. Mga liham ng pag-ibig at liham ng mga... Ito ang dahilan kung bakit hindi ako makapabidyo-bidyo. Minsan tulog na sila, gusto kong gumawa ng bidyo-bidyo. Wala talaga. Maraganda pa naman yung topic natin ngayon. Tungkol sa pag-ibig. Tungkol sa pag-ibig. Yan o, dapat maganyan, diba? Ganyan. Para medyo pumuti-puti mukha ko. Nasa process ng healing kasi ang puso ko ngayon mga ate at kuya. Shout lang, nasa process ng healing ang mukha ko dahil ito ay nasunog. Nasunog dahil sa yan. So, ganit. Mga kakilala ko, magbibili daw ako ng ring light. Ring light? Baka pwede na to. Wala ko ring light eh. Pwede na kaya. Ringworm, ring light, hindi ringworm ang papabili ko. Ayun na, ang dami natin pa sa kalye. Ito na nga ating babasahin ang ating edisyon ng isulat mo kay Mama G. Ito na. Mayroong nagtiwala sa kalokohan ng ina nyo. May nagtiwala na magkwento at humingi ng payo. So, ako'y magbibigay ng aking sariling opinion, ano? Kayo naman mga nakanonood sa inyong ina, baka pwede nyo rin bigyan siya ng sarili nyo rin opinion kung tama ba o mali itong mga pinagsasabi ko. Hindi ko sinasabi yung pag nagbigay ako ng opinion, ako ang tama, di ba? Pag nagbigay ako ng opinion, yun ang tingin ko. I-real talk natin ng medyo very light pero hindi masyado masakit. So, ayun na nga. Babasahin ko to as it is. As it is. Ito na ang kanyang sulat. Ito ang kanyang sulat ay aking pamamagatang hindi ka kasi nakontento. Ang puwit mo naman, anak. Eto na. Sabi niya, "Hi, Tita Mami. I really admire you. Heart emoticon. God bless you, Tita. You and your kids is a blessing to all. Dear Mommy Grace, Tita, I just want an advice. Di po ako perfectong babae. Marami po ako naging flaws sa buhay pag-ibig. Nasaktan ko yung ex-BF ko na until now wala pa rin naging GF. Di niya ako pinagpalit even though po alam ko na simula nang nasaktan ko siya, nag-focus po siya sa goals niya which is before goals naming magkasama. Nasira ko po yung trust niya at nagkalamat but we're good friends na po now. Reveal ko po tita, may boyfriend po akong ibang lahi. Mahal ko po nung una itong boyfriend kong ito, pero ngayon nawawala na unti-unti yung love ko. Kasi po magkaiba kami ng culture. So naging complicated lang po dahil lahat ng galaw ko nakadepende sa kanya. Yung happiness ko hindi katulad ng happiness na meron ako dati. Mabait naman po siya pero may kulang sa buhay ko yung happiness na di nakadepende. Masaya po oo, pero iba pa rin po talaga yung same ng culture. Malaking mali pero po pinagsisisihan ko po hanggang ngayon at nagsilbing aral na din sa akin na huwag ibigay lahat kasi wala pong forever. Tita, masyadong seryoso po ata. Emoticon. And then ayun na nga po tita, yung ex-BF ko po, willing to wait pa din po para sa akin. Family ko po, pinakanasaktan sa lahat. May balak po siyang kunin ako sa Asian country at ilayo ako sa Arab country na naging lamat sa aming dalawa. Advice po tita, yung puso ko po uwing-uwi na sa Pinas at gustong-gustong ko na po makasama mga magulang ko. Mayaka papa ko at mama ko. Hindi mawawala ng pag-asa na balang araw ay matanggap pa rin ako ng ex ko. With all respect, tita, thank you po. At sana po, mabasa mo po ito. Truly yours, itago na lang natin sa pangalang Daday. Mabahong nickname po, tita. Pero salamat po and God bless po. Ayan. Narinig nyo siguro ang kwento ni Daday. Ano? Ano nga ba ang pwede kong ibigay na payo o advice dito kay Daday? Daday. Naghahanap ka ng happiness. Ang tanong, kung gusto mo makahanap ng happiness,
Ikaw ba ay marunong makontento? Ano? Marunong ka ba makontento? Kasi, ang happiness na kukuha yan pag marunong ka makontento. Nung una, masaya naman kayo ng boyfriend mo eh. Masaya kayo ng ex-boyfriend mo, di ba? Oh, Jorger. Ano, Jorger? Ano, Jorger ka dyan? Pero, dahil hindi ka nakontento dun sa ex-BF mo, naghanap ka ng iba. Ang alin? Hindi. Ganun yung talaga di. Sabihin natin yung totoo. Yung alala, hindi pwede natin silang i-sugarcoat. Pero ayusin ko naman yung pagkakasabi ko. Hindi natin pwede i-sugarcoat yung katotohanan. Kaya nga tinawag na real talk. Pero wag natin silang sasaktan ng bongga. So ayun na nga. Okay kayo, di ba? Okay kayo ng boyfriend mo eh. Ng ex-boyfriend mo. Pero nga, ingay. Pero nga, hindi ka na kontento kasi feeling mo may kulang doon sa ex-BF mo dati. So feeling mo may yung kulang na yon nakita mo doon sa boyfriend mo ngayon na Porringer. Diba? Masayang-masaya ka. Iniwan mo si ex-BF, sumama ka doon kay Porringer. Ngayon masayang-masaya ka doon kay Porringer, ano? Kasi feeling mo yung kulang doon sa ex-BF mo nakita mo ngayon kay ano? Kay Porringer. Ang problema, nung tumagal, nung nawala yung adrenaline nung pamagmamahalan ninyo ni boyfriend, ni Porringer ngayon, nung bumaba na yung emosyon, na parang nare-realize mo, ikita ka na naman ngayon, nakakulungan, na pwede mo naman sabihin ngayon na hindi ka na naman masaya. Ngayon, ang dinadahilan mo, yung culture ninyong dalawa, ni boyfriend mo ngayon. Diba? Nakahanap ka na naman ng dahilan para sabihin mong hindi ka masaya. So ngayon, yung kakulangan ng boyfriend mo ngayon, ng foreigner na yan, yung kakulangan, nakita mo ngayon dun sa ex-boyfriend mo na andun pala sa kanya. Paano ka makakasiguro na kapag iniwan mo tong current boyfriend mo at bumalik ka dun sa ex-boyfriend mo, paano ka makakasiguro na kapag bumalik ka sa kanya, hindi mo na naman hahanapin yung wala doon sa ex-boyfriend na yon? Paano ka makakasiguro sa sarili mo na pag naandun ka na, bumalik ka na sa kanya eh, hindi ka na naman maghahanap at makukulangan ka na naman at sasabihin mo na naman sa kanya na kulang na naman ang happy. Yun yung sinasabi kong madalas sa mga kwento-kwento ko, sa mga talak-tala ko sa videos ko, na umiiyak yung anak ko, kasi tinaraduhan ng ama niya, o nagbabanyo ang ama niya, gusto niya sumama doon. Yun yung sinasabi ko, ang happiness kasi, ay! No! Yun yung sinasabi ko, yung happiness kasi, mahihirapan tayong mahanap yan kapag hindi tayo kontento sa kung ano ang meron tayo, mga ate at kuya. Kung palagi tayo maghahanap nung wala doon sa taong minamahal natin, hindi tayo makukontento hanggang makikita na lang natin yung sarili natin na tumatalon-talon tayo sa iba't ibang relasyon. Kasi naghahanap tayo, kita mo kay foreigner yung hinahanap mo na yun na wala kay ex-BF, ano? Pero nandito ka na kay foreigner, nakita mo na naman, meron na naman siyang pagkukulang, hahanap ka na naman sa iba. Diba? So hanggang hindi ka na makakahanap ng happiness na hinahanap mo kasi nga hindi ka nakukontento kung ano yung meron lang. 'Di ba? Ngayon dito kay boyfriend mo na foreigner, hindi ba magagawa ng paraan na magkaayos kayo? Kung cultural difference, hindi ba pwedeng ikaw ang mag-adjust para mahanap mo yung culture, mag-gets mo yung culture niya, o kaya mag-usap kayo na siya naman ang gumawa ng paraan para mag-ano yung culture ninyo. Kung halimbawa man, nababalikan mo yung ex-boyfriend mo, ate, daday, kung halimbawa babalikan mo yung ex-boyfriend mo, at iiwanan mo tong si foreigner na to, paano mo masasabi, paano ka makakasiguro na pag nandyan ka na sa kanya, eh, siya na talaga, na he is the one, at hindi ka na maghahanap ng iba na nawala sa kanya. Diba? Siguro bago ka, siguro kung gusto mo talaga muna ng at peace ang puso mo, siguro mas siguraduhin mo muna sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo, kung ano ba talaga ang hinahanap mo. Siguraduhin mo. Kasi mamaya makakasakit ka na naman, nasaktan mo tong ex-BF mo nung sumama ka kay foreigner. So ngayon,
balak mo na naman iwanan itong si foreigner kasi babalik ka dun kay ex-boyfriend, edi may masasaktan ka na naman, 'di ba? So ang kung ako sa iyo, kung talagang hindi ka pareti, huwag ka munang pumasok ulit. Ako ha, para sa akin, huwag mo munang balikan. Kung gusto mo talaga na mag-start ka ng panibago, gusto mo talagang iwanan tong foreigner na to, iwanan mo muna at huwag ka munang bumalik dun sa dati, no? Mag-fresh ka muna ng utak mo. Isipin mo ba talaga sarili mo, tama ba? Ako pa, ala, yan na. Ayun. Nawala na naman sa utak ko yung mga sasabihin ko. Hindi ko alam po tama yung mga pinagsasabi ko, no? Ayun. Siguraduhin mo muna sa sarili mo. So, ayun na nga. Hindi ko na alam po anong susunod ko. Ang bubuli. Actually, gumagawa talaga ako ng mango tapioca jelly. Bago ko chinismis, ano? Tapusin ko na itong mango tapioca jelly. Gawa ng... Tayo na panalaki mga natin. Doon nga po nagtatapos. Wait, ano ba talagang ginagawa ko? Nabibidyo ng cooking o magpapayo-payo? Ayun. So, ayun na. Hindi ko na maalala kung ano yung mga pinapayo ko. Kasi ang guloy. Ingat kayo. Hindi ko na alam kung ano yung pinapayo. Balik na lang sa upuan. Okay, dito na lang. Nga. Ate. Ate Daday. Ito lang masasabi ko, Ate Daday. Ano nga ba masasabi ko? Hindi ko na maalala. Ate Daday, ayun na nga. Yung happiness na hinahanap mo, hindi mo mahanap yan kahit kaninong lalaki. Kahit na bumalik ka dyan sa ex-boyfriend mo, hindi mo mahanap yung happiness na yon. Kasi nga, hindi ka nakukontento kung ano lang yung kayang ibigay ng partner mo. Contentment is the key. Maging kontento ka sa kung ano ang meron lang kaya nilang ibigay sa'yo, magiging masaya ka, maniwala ka sa akin. Katulad ng sa asawa ko, napakarami akong nakikita na mga ginagawa ng mga mister sa mga misis nila na hindi ginagawa ng asawa ko sa akin. Maraming akong nakikita ang asawa ng may asawa na hindi nawala sa asawa ko. Na parang kung titingnan ko eh negative ano, pero hindi ko siya tinitingnan na negative kasi hindi ko na tinignan kung anong kakulangan niya. Ang niyakap ko sa asawa ko yung mga kaya niyang ibigay sa akin. So yun yung kaya masaya ako, masaya ang asawa ko sa akin kasi hindi ko hinahanap kung ano yung wala. Nakontento ko kung ano lang yung kaya niyang ibigay sa akin, paulit-ulit ako. Yun Ate Daday. So, kung sa tingin mo wala ka ng pagmamahal dito sa foreigner na to, okay lang, balikan mo to si ex-boyfriend. Pero kung naka-ex-boyfriend ka na, sana lang, Ate Daday. Sana lang, no? Makontento ka na kung ano yung kayang ibigay ni Kuya. Na sana lang, Ate Daday. Kung ano man yung mga pagkukulang na hindi mo nakikita kay Kuya. Dito kay ex-boyfriend. Sana lang, hindi na naman dumating yung time na sasabihin mo na naman sa sarili mo na hindi ka na naman masaya. Yun lang. Actually, hindi ko alam kung pare-parehas na yung mga sinasabi ko. No? Kasi paulit-ulit na talaga ako. Hindi ako makapag-concentrate. Gawa na nga yung mga anak ko at ang asawa ko ay nanggugulo. Sabay, minamadali pa ako ni Adam na tapusin ko tong minggo-minggo tapioca and jelly na to. Yun. So, ayun. Sa lahat ng mga nakakanood sa akin, sa lahat ng aking followers na gustong tumika-chika at magustong magbigay ng payo kay Ate Daday, sa tingin nyo, ano ba talaga ang dapat gawin ni Ate Daday? Mag-stay siya dito kay foreigner? O balikan niya yung ex-BF niya na sinasabi niyang mahal pala niya, pero nasaktan niya at handa naman daw tanggapin siya? Mag-comment lang po kayo at sana po, kung maaari, maging mahinahon po tayo sa pagbibigay ng opinion at payo-payo kay Ate Daday para naman hindi siya ma-hurt. Ganon. Yun lang naman. Wala na ako sasabihin. Tatapusin ko na itong ginagawa ko. Ano? Bye-bye!